Hey everyone! We are a few weeks away from December, and you know what that means. It's almost Christmas. And for us to feel the Christmas spirit here at home, we decided to put up a few Christmas decorations. And for this year's Christmas tree, I asked help from my good friend and my favorite event stylist, Gideon Hermosa. It's actually his second time designing our Christmas tree, so for this year, I made sure to document everything so I can share it with you and inspire you to decorate your homes too. I also asked him for some styling tips that you might find helpful. So, for this episode of Everyday Kath, we'll show you how he turned our old Christmas tree into something beautiful and magical that's perfect for the holidays. Decors 4 years ago for my clients. Lexine, would you like to be like him someday? Yeah, I decorated that. Yes, actually, pakita mo. Kuya, can you help me put this in the Christmas tree? Okay, so maybe we can put it here on this side. So, medyo blank kasi siya. So, you just put it there. Yan. Not too much yan. Okay, and then using your floral wire, isa-tie mo siya to make it secured. So we used white wires para it will just blend with the decorations. Something behind. Parang white tree lang na may mga falling something. Oh, okay. Parang pang foreground niya lang sa likod. So parang ito lang talaga siya, tapos yung likod iba siya. Parang ako. Parang mga twig lang na nag-glitter. Okay. Tapos may berries, may crystals na hangin. So yung na-recycle natin from last year, the polar bears, the Christmas tree, and ano po ba yung ano, itong mga, ito. From last year to, from last ah, year yes, to. Ah, yes! Itong white, okay. From last year to. Ito, from last year to. Okay. Lahat ng red lang talaga yung binili. In a way, yes. Pero yung iba kinulayan namin. Ah, okay. I'm happy na. Okay na nga ako ganyan, pero madami pa daw gagawin si Kids. He'll come back pa with everyone. But it's almost done, I think. And it's super nice. Tagal na naman, usually pag Christmas, favorite ko kasi blue and white yan parate. First time mo na daw mag-red. First time ba ma? Oh my god, first time pa.
First time namin mag-red Christmas. Tayo. Sure, tapos diba, tinax mo ako, tapos sabi ko, gusto ko mag-red, and then yun din yung iniisip ko. Day one done. It's not yet done. So, babalik pa si Gids just to finalize everything. And iniisip pa niya kung ano daw yung nasa pinaka-taas. So, tapos naglinas na yung team ni Gids. Actually, ang ganda na niya, pero di pa happy si Gids. So, papagandahan pa niya. Thank you, Gids! Welcome! Thank you! So today is day 2. We are done again now. Ito na yung final. Look ng Christmas tree namin for 2020. We call this one Dahlia. So, kahit isa-isa yung pinold and dinikit. Before pandemic, usually, like sa town namin, in Tarlaco, usually, nagpapadala ako ng materials doon for them to have something. Kasi di ba minsan, sa province, wala naman ginagawa. But, I mean, kumbaga, wala silang pagkakaabalahan. Or pagkakakitaan. Pagkakakitaan, yan. So, like, one of our project, itong mga dahlia na to. So, pinapadala ko, doon pinofold, dinidikit isa-isa, and inano. Tapos, another one is yung mga local farmers, yung Christmas wreath namin. Okay. Tawag dito, those are made of grass na dried. And yung advocacy nun is to help the local farmers. Well, that's nice. Kaya, so matagal mo na sila hinahelp? Matagal ko na silang supplier. But since this pandemic, medyo natigil yung kanilang, kumbaga pagsusupply, diba? Mm. Walang bibili ng kanilang mga products and all. So, ang ginawa ko, kami yung kumbaga bumibili from them. That's nice. Tapos dinevelop into something para magamit and maibenta rin sa mga love local. Love kasi local, dito ang daming magagaling, ang talented na mga artists dito sa atin. And isa yung mga farmers sa parang underrated sila, and with ginagawa ni Kids, at least natutulungan niya and napopromote natin yung talents ng mga local farmers natin. And nasusuportahan natin livelihood nila in a way. Ano yung inspiration mo or paano mo na-envision yung Christmas tree for this year? How did you change it from last year? So, ang goal kasi natin is to use the same materials from last year. So, alam naman nating lahat na very famous tong polar bears from last year's Christmas tree. So, most of the items from last year, ginamit pa rin natin. And ang napag-usapan niya natin to change lang the color. Which is, you requested for color red this year. I love this idea. So, saan mo nakuha yan? Instead of si Santa Claus yung umaakyat, si Bear. Correct. So, since Bear yung main character natin since last year, so, nag-grouping kami ng Bear dito sa baba. So, gusto ko din silang i-highlight sa taas. So, naisip ko to have something like a stairs na kunwari may umaakyat. Para may role chimney naman itong si... Diba? Instead of Santa Claus, diba? Main element this year itong mga red berries. So, since red famous berries siya for Christmas, diba? Okay. So, tsaka ang ganda nung first three words niya yan na berries. Parang Bernardo, diba? Parang connected with bears. And wala lang. Parang ML lang, actually. Actually, second time pa lang to ni Gids na gawin ng Christmas tree. Last year was the first time. And super, super love ko yun kasi I love bears. Bernardo, the joke lang. I love bears. And yun nga, sabi ko kay Gids, for this year, I wanted something different because Apparently, never kami nag-red. Actually, parang parate kami blue kasi gusto ko parate mukhang malamig. Or kung naman di kami mag-Christmas tree, nasa ibang bansa kami. So, feeling ko nag-red ako kasi sobrang bata pa ako. I gave him na the freedom kung ano yung gusto. Hello, parang lahat naman ang maisip ni Gids maganda. So, I really like yung naisip ni Gids, yung mga berries. And then,
Yun bang mismong Christmas tree, Gids? As is yan from last year? Actually, itong Christmas tree nyo na to, ilang years na to? 7 years na to, kila Kathryn. Ah, okay. So, ganun na siya katagal. But last year, since gusto namin ng white and blue, chinage namin yung color. So for this year, since bagay pa rin naman siya, hindi ko na chinage yung color. Repaint pero, siya. Ni-repaint namin siya and we added glitter. Kaya medyo kumikitap siya ng konti. Oh, okay. So, so kaya nag-change like, din siya. Oo. But these items, like this, the bears, ano pa ba? Ito halos lahat from last year pa yan. Okay. Actually, like, these balls. Okay. White to last year. Ayan o. Ito yung original color niya. Okay. So, nilagyan lang namin ng tape, chinage it to red, kaya naging parang iba na siya. Yeah. Diba? Ikaw ba, Gids, personally, what's a good investment when it comes to Christmas tree? Actually, importante na mag-invest sa Christmas tree mismo. Uh-huh. Kasi meron yung mga Christmas tree na sobrang payat tignan at saka maninipis yung bakal. So, mag-invest ka sa Christmas tree kasi like, yung mga ibang ginawa kong bahay, yung Christmas tree nila parang 10 years na sa kanila. Wow. So every year, chine-change lang namin yung color. Dinadagdagan ng like another, kumbaga layer, ganyan. But like yung base niya, same pa din. So, importante mag-invest ka talaga sa magandang Christmas tree. Lalo na kung gusto mo siyang gamitin every year. And of course, mga ornaments na kumbaga bagay siya in any theme. Like ito. Twice na natin. Yeah, yung very classic lang. But these like dahlia flowers, ginawa yan like by hand. Okay. Sa isa. So, and speaking of Christmas tree gifts, kailan ka nag-start na nag-decorate ng mga Christmas tree? Like, paano mo naisip? Kasi yung kilalang kilala ka sa events, sa parties, as in yung number one na event na mag-design sa'yo is Gids. He's the best in the Philippines at sa ibang bansa. So, paano mo naisip na, okay, I'm gonna design for Christmas tree para naman maiba? Saan ang galing yung idea? Okay, actually, yearly, nagde-design naman lang kami ng Christmas trees. Okay. Oh, pero hindi namin siya minamarket because busy usually sa event. Ito yung parang kumbaga peak season namin eh, mag-start ng bear month. Totoo diba? Naman, yeah. So, merong mga regular clients na kami na ginagawa every year. But this year kasi, we tried to offer decorating Christmas trees sa kanilang bahay because medyo na-stop yung events, di ba? Kumbaga, most of our events now are small events. Kasi di ba? I used to do like big events, di ba? Yeah. So, since nabawasan ang event, tsaka naging maliit na lang this time, so, naisip ko, ang Filipino kasi very, ano yan eh, kumbaga, malaking bagay ang Christmas sa mga Filipino, di ba? As in big deal. Mm-hmm. Ilang months natin siya sinaselebrate, parang 4 months ba, parang ganyan. Yeah. So sabi ko, naisip ko, definitely like Filipinos this year, mag-spend ng Christmas sa kanilang bahay. Yeah. Kasi minsan, yung iba, di ba, they usually go abroad, so they don't invest on Christmas tree. So this time, since mag-stay lahat sa bahay, why not invest on your Christmas tree para maganda naman? So far, lahat ng mga ibang nagawan ko din, nakakatuwa because medyo may parang nasesenti sila kasi nga parang in a way special pa rin yung Christmas this year despite of the pandemic because may maganda silang Christmas. And now more than ever, I think ngayon mo lalo ma-appreciate yung mga ganyan. And at the end of the day, you have to may reason pa rin talaga to celebrate Christmas and especially kung may yung family mo is safe, may bata ka sa bahay, alam mo yun, it's good to remember na we are still blessed and may magaganda pa rin nangyayari. Correct. So, ano lang, Gids, to end this, I think maraming magtatanong na to. Especially the moms, or siguro yung mga ka-age ko na gusto magtayo ng Christmas tree nila for this year. So, if you could give 3 tips kung ano yung parang yung top 3, ano mo lang, parang ma-advise mo if they're planning to put up a Christmas tree, ano yan? Okay. Number one, take note of tips. This. Okay, number one, hindi kailangan lahat bago yung materials. Mm-hmm. So you can use the same material from last year. Ang gawin mo lang, recycle. And kailangan, maging creative ka lang. You can research and all. You can change the color. Okay. You can add texture, like add glitters or something, ganyan. Para magmukha siyang bago. So
quantified tips yun, diba? That's nice. Oo. Recycle. Yes, recycle. Si mama gusto yan. Min approved. Yes. So anyway, that's true naman, especially during these times na we have to be practical, na hindi porket Christmas kagastos ka na. And if you can recycle, recycle. Like what we did here, we just added, I mean, he just added a feeling ko naman ako yung gumawa a few stuff. And then, yeah, parang na siyang iba. So okay, that's tip number one, recycle and tipid. Two? Okay, second tip is, of course, huwag kayong basta susunod sa uso, like sa usong kulay or whatever. I agree! I-base nyo yung color ng Christmas tree ninyo based on your personality. Mm-hmm. Okay? Kasi, minsan yung iba gusto lang nilang sumunod sa uso, but like pag in-install nila yung Christmas tree nila or Christmas decors, hindi minsan ikaw. It's either yes, hindi bagay sa interior nila, uh-huh. or hindi sila, di ba? Parang uh-huh. nasabi lang na nakiuso sila. Yeah. So, importante na yung personality ninyo or ng buong family makikita sa Christmas tree. Represent, diba? That's nice. Like sa akin, kasabi ko kay Gids, kaya nag-start yung bear kasi una parang gusto ko parang stuffed toys kay Lexine last year. But then parang masyadong childish naman yun sa amin. So parang to meet halfway, we decided na polar bears kasi pwede matanda, then may enjoy ni Lexine. And then yun, nabuhay yung mga polar bears. I love animals, so perfect din sila. So at least this year, diba, iba naman, ma-enjoy pa rin siya ni Lexine, but it's something na kahit yung mga adults ma-appreciate. All ages. So, tip number two from Gids, yung character, dapat be original, be authentic when creating your Christmas tree, and ano yun? Yung personality, kailangan makita. Personality. Yeah. Wag diba? Sumunod sa... Basta uso lang. Uso. Tama. Okay. As much as possible, use two main colors lang. Okay. Oo. If you want your Christmas tree na mas elegant and... Classic. Diba? Oo. So, I have nothing against yung mga colorful na Christmas tree. They are fun, they are... Masaya siya tignan, diba? But like, if you want something classic and elegant, choose at least two colors lang. Max, at least two main colors lang. Okay. So, for, like, for eto, actually, even me, medyo hindi naman na-surprise. Like, tipo, kumbaga, noong una kasi na binubuo ko siya, sabi sige, ko, okay, well, mag-work ba siya? Sige, na, sa galing niya na to, guys. Kina-question pa na yung sarili na nung day one, sabi niya, hindi ko alam na mag-work to. Kami talaga, Gids! Talaga kina-question mo pa sarili mo. Na, kasi di ba yung white, sobrang contrasting with red. Parang talagang pop of color siya. So, kumbaga... Hit or miss, parang ganun. Oo, in a way. So, I'm happy na yung amount of red against the white super base, balanced. Balanced din. Diba? Okay, that's a nice yun, tip. Kasi ako parang before ko ano makita ko, parang sak. But yun pala, para rin pleasing siya sa eyes. And lahat kasi dyan magpipicture correct. Kapag Christmas. Another one, like extra lang naman. Okay, extra okay, tip. Use power of grouping. So pansin mo, okay. Like there's one group there, another here, and another there. Pansin mo, so kumbaga hindi siya masyadong like... Mabigat sa isang side oo, lang. Tsaka minsan kasi diba sa Christmas tree, parang sanay tayo na equally divided sa lahat ng parts. Oo, so, parang nung ako yung nag-ano, feeling ko dapat kung tatlong flowers, tatlo yun here. Diba? Ganun, no? Okay. So, minsan pwedeng grouping lang. Like, so, like this, ano yung groupings natin here? Yeah, for example, ito, another, like one group of bear dyan. Pansin okay. mo, this flower naka-group lang siya. Hindi siya like totally scattered, diba? Yung mga main elements natin, pansin mo, even those spikes, crystals, I mean spikes na accent na group lang din to. Yeah. So yung gifts one side lang. Alam mo yun, yung itong bear na to. Diba? So ito, pwede ko sana siyang paghiwalayin but like pinagsamok siya para mas makita yung detail. Kasi mas ma-appreciate mo yung detail and ganda ng bawat elements kapag naka-group siya. Kasi diba, kung bibilangin mo, ang dami nating elements. We have this type. Uh-huh. Meron yan. I mean, kumbaga kung bibilangin mo lahat ng elements, napakadami. Mm-hmm. But if you group them, ma-appreciate mo kahit madami siya, madaming elements, ma-appreciate mo because naka-group siya. Kasi may chance na sometimes pag na-overdone mo, baka magulo tingnan. Tingnan, diba? So yung key pala doon, groupings, okay. Para hindi mo na alam kung saan ka titingin. Oo, okay. Diba? That's nice, take note of that. So that's it, Gids. I learned a lot from you. Thank Yay. You. And I'm so happy, we are so happy.
kasi finally our Christmas tree is up just in time for Christmas. And thank you, kids, for making time as usual. Of course. And yun, sa lahat ng nanood ngayon, I hope you make time to make your own Christmas tree at home with your family, with your loved ones. It's something that you can do to bond. Oh wait, si Kids din pala, meron siyang channel. So you can get a lot of tips from his channel. At Gideon Hermosa. Yeah, Gideon Hermosa. Yeah. Okay, so, I'm gonna put the link. I used to teach mga floral arrangements. Floral arrangements. At please, i-force niyo siya na ituloy na yung pagbabag. Kasi gusto ko din mag-watch. So anyway, that's it for today's episode. I hope you learned something from this. Thank you, Gids. Welcome. Advance Merry Christmas, everyone!